Magandang umaga po sa atin pong lahat. Good morning po, mga kapatid. Good morning din po sa atin pong mga bisita at mga panauhin. At bago po tayo magsimula na pakinggan ang mensahe ng atin pong Panginoon, inaanyahan ko po ang bawat isa na yumuko po muna, pumikit, at tayo po ay manalangin. Aming Panginoong Diyos, narito po kami sa inyong harapan. Nawa ang aming mga awitan, ang aming mga pagpupuri, ang aming mga pananambahan kanina ay naging katanggap-tanggap sa inyong harapan, Panginoon. Nagpapasalamat kami sa inyong patuloy na biyaya sa amin kung bakit kami narito, bakit kami nakakatayo, bakit kami nakakapakinig ng inyong mga salita. Patuloy, Panginoong Diyos, na gamitin niyo ang oras na ito upang ang bawat isa po, Panginoon, ay makapakinig ng mabuti ng inyong mga katotohanan. Patuloy na buksan nyo ang aming mga puso, ang aming mga isipan sa inyong mensahe. Ano ang inyong nais ipaunawa sa amin sa araw na ito upang amin pong pagbulay-bulayan sa mga darating pang mga araw. Patuloy, Panginoong Diyos, na manguna ka sa bawat bahagi ng amin pong gawain. Gamitin niyo po ako bilang inyong tagapagsalita at kayo, Panginoong Diyos, ang makita sa umagang ito. Kayo lamang, Panginoon, ang siyang maitaas, kayo lamang ang maluwalhati. At sa inyo namin ibinabalik ang pinakamataas na papuri at pasasalamat. Ito ang aming dalangin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Purihin po natin ang Panginoon minsan pa. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay isa pong pagpapatuloy po ng nakaraan ko pa po ding mensahe po. Ukol po doon sa napakahalagang mga pangunahing mga aral o mga pangunahing mga pagsasanay na dapat pong ginagawa ng lahat ng mga mananampalataya. Ilan dito atin pong tinalakay nung nakaraan ay ang pagbabasa ng salita ng Diyos, ang pananalangin, ang pagtitipon bilang mga magkakapatid, ang pagbabahagi ng mabuting balita, at ang pagiging mabuting katiwala. Napakarami pa po kung tutuusin ng mga dapat po nating maunawaan at isabuhay. Pero iilan lamang po ito sa mga napakahalagang sinisimulan po ng bawat po mananampalataya. Sa pagpapatuloy ng temang ito, ukol sa kalaguan, ang isang bagay po na lagi pong lumilitaw o umaangat sa usaping ito ay ang atin pong individual na responsibilidad. Patulad na lamang po ng kaligtasan, ang kaligtasan po kasi ay dumarating po sa tao individually. Kanya-kanya po tayo. Gustuhin man po natin, nasain man po natin na ang kaligtasan ay maging grupo-grupo o alam mo yun, bahabahagi, kumpul-kumpul, hindi po eh. Ang kaligtasan ay darating po sa tao individually. Bawat isa sa atin ay darating sa punto ng pagdidesisyon. And we have to decide for ourselves what we must do. So our spiritual growth is the same. It is a matter of our personal involvement concerning what? Mga tamang kaugalian, tamang mga kagawian, at mga actions po na ginagawa po natin. Sa puntong ito, bakit natin ito dapat sabihin? Bakit ito mahalagang pansinin? Dahil ang atin pong kalaguan, ang individual na growth po natin, ay hindi po natin pwedeng iasa fully sa iba. We cannot rely fully on others for our own personal individual growth. Sa ganung paraan, hindi din po natin pwedeng isisi din ito sa iba 100%. You cannot rely on others 100%. You cannot rely on others 100% and you cannot blame others 100%. Siyempre, marami pong factors ukol po dito. Pero mainly, naiiwan po yung katotohanan na we are individually responsible. So ano pong ibig sabihin? Kung ang isang mananampalataya ay hindi po lumalago, pangunahin po ang accountability ay nasa kanilang sarili. Hindi mo pwedeng isisihin ang iba, hindi mo pwedeng sisihin ang church, hindi mo pwedeng sisihin ang pastor,
May mga factors po yun. No? Hindi naman po ito black and white. Ano? Pero pangunahin po, ang mananagot po, ang may pananagutan po ay ang individual. No? The accountability rests upon each of us individually. That is why we should then be thoroughly interested and involved in our growth. No? Wala pong, hindi po dapat ibang tao ang gumawa nito para sa atin, kundi tayo po sa atin pong sarili. We should act accordingly if we so desire to be holy and godly as Jesus Christ is. Nais po ba natin yon? Ulitin ko po, nais po ba natin maging katulad si Kristo? Dapat po. Yan ang hinahangad ng bawat isang mananampalataya. Maging katulad niya sa pagiging makadiyos niya, maging katulad niya sa pagiging banal po niya. Ha? Yun po ang atin pong hangarin. Ang mensahe po natin ngayong umaga ay ang kahalagahan po ng taking action for the sake of our growth. Kaya po ang pamagat po natin ay making every effort. Ha? Mga kapatid, no? At ang kausap ko po dito primarily, syempre ay mga mananampalataya, dapat po tayong magpatuloy sa atin pong kalaguan bilang mga Kristiyano. Always moving forward in godliness and maturity so that we are able to fulfill the purpose of God. No? Kailangan nating tuparin ang layunin ng Diyos sa ating mga buhay. Ano po ang atin pong tutunghayan? Number one po, self-discipline is needed. Self-discipline is needed. Babasahin ko po ang 1 Timoteo, Kabanata 4, 7 hanggang 10. Ang sabi po dito, huwag mong pag-aksayahan ng panahon ang mga alamat na walang halaga sa halip pagsumikapan mong maging makadiyos. May pakinabang sa pagpapalakas ng katawan, ngunit ang pagsusumikap na maging makadiyos ay mapapakinabangan sa lahat ng paraan, sapagkat ito'y may pangako hindi lamang sa buhay na ito ngayon, kundi maging sa buhay na darating. Totoo ang salitang ito at dapat paniwalaan ng lahat. Dahil dito, nagsisikap tayo at nagpapagal sapagkat umaasa tayo sa Diyos na buhay at tagapagligtas ng lahat ng mga tao, lalo na ng mga mananampalataya. Si Apostol Pablo po ang nagsasalita po dito, ang nagsulat ng liham na ito, patungo kay Timoteo, no? Ang kanyang anak sa pananampalataya. Pinaalalahanan niya siya na maging mabuting kawal, magbuting lingkod ng Panginoong Hesukristo. Katunayan, si Timoteo ay naglalakad na, lumalakad na po siya sa kaayusan. Sinusundan niya ang sinimulan ni Apostol Pablo na doktrina at ministeryo, pero hindi po hinayaan ni Pablo na ganun na lamang. Pinaalalahanan pa rin po siya ni Apostol Pablo ukol sa trabaho ng isang manggagawa ng Diyos at ang kahalagahan dito sa binasa po natin ng paglago sa pananampalataya. Ano po ang makikita po natin sa maikling mga talatang ito? No? Sa mga salitang ito, mauunawaan natin na ang Kristiyano hindi po pwedeng maging kampante sa kanyang espiritual na kalaguan. Kung si Timoteo nga, no, imagine niyo po yun, si Timothy na yung pinag-uusapan po natin, isang taong nasa ilalim ng pamamahala ni Apostol Pablo. Isang taong natuto, nag-aral, at naglilingkod na po siya. No? Katunayan, alam natin by the very context na pastor po si Timoteo. No? Pero kahit siya, sinabihan ni Apostol Pablo na huwag kang hihinto. Magbantay ka, alalahanin mo ang lahat ng sinasabi ko, at magpatuloy ka. No? We cannot be complacent in our spiritual life. Hindi po tayo pwedeng magpahinga, no? At panoorin na lamang natin, balikan na lamang natin ang ating mga achievements sa nakaraan. Which is a very human thing to do. Very common po 'yan sa mga tao. No? Yung alam mo ba dati ganito ako? Alam mo ba dati nagawa ko 'yan? Alam mo ba dati ganun ako? Alam mo ba dati narating ko na 'yan? Pero the question we should be asking ourselves is, what now? Okay na yung dati, tapos na yun eh. Ano ngayon? Ano yung susunod? Nasaan ako ngayon? Saan ako papunta? Saan ako patungo? We cannot be smug. Hindi tayo pwedeng maging mayabang
sa kung ano ang atin na pong nalagpasan. No? Gaya ng sinabi po ni Apostol Pablo dito, sabi po niya kay Timoteo, no, magsanay ka ng iyong sarili. No? Magsanay ka ng iyong sarili. At makikita po natin ang ilang mga bagay na ito. Letter A, spiritual growth requires effort. No? Spiritual growth requires effort. Kailangan po itong gawin. It is not easy. No? It will not happen. Hindi po siya mangyayari nang wala ka pong ginagawa. No? Kailangan po nating pagsumikapan ang bagay na ito. No? Sa nauna po nating mensahe, nung nakaraan pa po, sabi po natin na ang Diyos ang nagkakaloob ng kalaguan. No? And that is still true. That does not change. Hindi po yun nagbabago, hindi po yun naiiba. Pero meron nga po tayong human responsibility. It takes effort on our part. No? Ang sabi po sa ikalawang Pedro, kabanata 1:3-10, tinanggap natin sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Diyos ang lahat ng bagay na magtuturo sa atin upang tayo'y mamuhay na makadiyos. Amen po ba? Tinanggap na po ba natin ito? No? What we need has been provided by God. Ang sabi po dito ni Apostol Pedro. Sabi po niya, ito'y dahil sa ating pagkakilala kay Jesus na siya ring tumawag sa atin upang bahaginan tayo ng kanyang karangalan at kabutihan. Sa parang ito ay binigyan niya tayo ng mga dakila at napakahalagang pangako upang makaiwas tayo sa nakakasirang pagnanasa sa sanlibutang ito at upang makabahagi tayo sa kanya, sa kanyang likas bilang Diyos. Tinanggap po ba natin ang kanyang mga pangako? Alam po ba natin ang mga pangako niya? Dapat alam po natin ito. Dahil sabi po ni Pedro, nasa atin na po yan. Kung yan ay totoo, kung yan nga po ay katotohanan ngayon sa buhay po natin, tinanggap na po natin ang mga bagay na magtuturo sa atin, tinanggap na natin ang mga dakila at napakahalagang pangakong ito, ang sunod po niyang sinabi ay, dahil dito, sikapin ninyong idagdag sa inyong pananampalataya ang kabutihan. Sa inyong kabutihan, ang kaalaman. Sa inyong kaalaman, ang pagpipigil sa sarili. Sa inyong pagpipigil sa sarili, ang katatagan. Sa inyong katatagan, ang pagiging makadiyos. Sa inyong pagiging makadiyos, ang pagmamalasakit sa kapatid. At sa inyong pagmamalasakit, ang pag-ibig. Ang mga katangiang iyan ang kailangan ninyong taglayin at pagyamanin upang ang inyong pagkakilala sa Panginoong Hesukristo ay huwag mawala ng kabuluhan at kapakinabangan. Kailangan po siya. Huh? Verse 9, ang taong wala ng mga katangiang iyan ay mistulang bulag at nakalimot na pinatawad na siya sa kanyang mga kasalanan. Kaya nga mga kapatid, lalo kayong maging masigasig upang mapatunayan ninyong kayo ay tinawag at pinili ng Diyos. Kung ganito ang gagawin ninyo, hindi kayo matitisod. Sabi po sa ESV, make every effort. Yan ko po kinuha yung title po, yung pamagat po ng mensahe natin ngayong umaga. Make every effort to supplement. Nagsimula si Apostol Pedro sa pananampalataya, pero hindi po doon pwede matapos ang lahat. Hindi po pwede matapos mong manampalataya kay Kristo, tapos na. No? At one day gigising ka na lang, malago ka na. Hindi po yun ganoon. We must make every effort to add to it. No? Ang Diyos ang nagkaloob ng pangangailangan po natin. Ang Diyos ang nagbibigay ng mga kasangkapang ito para tayo nga ay mabago. That is the work of God. Ang Diyos lang po ang may kayang magbago sa tao. Ang Diyos ang nagkaloob ng mga pangakong ito. And with these hopes, with these new desires, nandyan po dapat ngayon ang atin pong atensyon. Hindi po ito gugustuhin ng isang hindi mananampalataya. There is no business for the unbeliever in these verses. Wala po siyang pakialam dito. Pero kung ikaw ay mananampalataya, ito ang mga hinahangad mo ngayon. Ito ang ninanais mo ngayon.
dahil ang gusto mo ay maging magkaroon ng pakinabang ang iyong pananampalataya sa Kanya. All of us begin growth or the process of growth as babies, spiritually. Huh? Kung ang physical na buhay ay nagsisimula sa pagiging sanggol, no, doon tayo nagsisimulang magbilang kung tutuusin, ano, pagkapanganak, sanggol, doon nagsastart ang physical life. The spiritual life begins in the same manner. We all start as spiritual babies. No? Ang mga konsepto at ideya tungkol sa kalaguan, maturity, kabanalan, ay maaaring mahirap unawain at napakakakaiba sa atin pong kaunawaan at pandinig. No? Sa simula. No? Parang napakabigat, no, na responsibility, napakabigat na gawain ang ihaharap sa'yo kung ikaw ay bagong mananampalataya. Ano kailangan kong gawin ang lahat ng ito? No? Hindi ba pwedeng ganito na lang? Hindi ba pwedeng ganun lang? Hindi ba pwedeng isa lang? Okay na? Hindi. It's really challenging when you look at it. Huh? But at the same time, wala pong sino mang Kristiyano ang magiging malago sa ano pa mang ibang paraan. There are no other ways for a Christian to mature. No? Liban doon sa pamamaraang ipinagkaloob po ng atin pong Panginoon. Ulitin ko po, wala pong mananampalataya na eksperto, no, o bihasa agad sa oras ng kanyang espiritual na kapanganakan. That's nonsense. That's unrealistic. Wala pong ganun. No? Pare-parehas po tayo ng simula. No? Mga baby sa pananampalataya. No? We start the same way. Tayo'y mga makasalanang tao na may mga makalaman at makamundong mga pagnanasa tungo sa daan ng kasiraan. Ha? Nagbago ito nang tayo ay nakakilala kay Kristo. Katulad ng maraming bagay sa buhay natin, pinakamahirap naman po talaga palagi sa simula. Pero kung ikaw ay magtitiis, kung ikaw ay magtsatsaga, ikaw rin naman, kahit sino din naman, ay kaya po maging malago sa kanyang pananampalataya. Kaya niyang maging katulad ni Kristo. No? Nabanggit ko na po yung mga basics nung nakaraan. No? Pero a proper diet of the Word of God and exercise of faith. Diba physically yan madalas ang sinasabi? Kailangan mo lang ng proper diet and exercise. Yun yung parang pinaka-simplified na salita. Proper diet and exercise. Ganon din po sa spiritual. Pinaka-simpleng salita. You need a proper diet of the Word of God and the exercise of your faith. Na kung ano ang pumapasok sa pamamagitan ng salita ng Diyos ay nailalabas din po natin sa pamamagitan ng atin pong pagsunod sa Kanya. No? Mahaba po ang usaping iyan, pero yun po ang pinaka-simplified na terms po nito. No? It is a sure way of growing deeper in your Christian life. No? Anything is difficult the first time around. No? But it, with effort and consistency, what was difficult will eventually become second nature. Ang lagi ko pong naalala, pagka ganito pong usapin ng kahirapan sa simula, ay ang akin pong sariling karanasan ng pagmamaneho ng sasakyan. Sa mga nagda-drive, sa mga, kahit po sa mga nagmomotor, or kahit po sa mga nagbabike, alam niyo po yung sinasabi ko po. Napakahirap po niyan sa simula. Ako po tinuruan po ako sa pagmamaneho ng sasakyan, manual po. And na-appreciate ko naman na manual, pero napakahirap talaga. No? Tatlo pedal mo, clutch, preno, at saka accelerator, meron ka pang cambio. No? Ang dami mong iniisip, ang dami mong ginagawa. Lagi ko pong nababanggit at alam po ito nung mga iba pong nakasabayan ko po nung panahong iyon na nag-aaral ako na nung una po akong nagda-drive, bawal mo po akong kausapin. Bawal pong magpatugtog, bawal pong magkwentuhan. Kahit kayo magkukwentuhan, bawal po kasi kailangan ko pong nakafocus. No? Ganun pong katindi. Feeling ko pag may na-distract ako ng isan, may narinig akong ibang bagay, mawawala na po ako sa ginagawa ko po. Mahirap po siya sa simula. But eventually, with practice, gagawin mo po siya. Hindi ko pwedeng ano, hindi po pwedeng ano lang eh,
Nag-school din po ako, no, yung classroom setting, lecture. Wala eh, hindi po siya uubre kung lecture lang. Pinapaliwanag sa akin ng instructor na ito yung ginagawa mo, ito yung mga kakalabitin mo, ito yung mga pipindutin mo, ito yung mga tatapakan mo. Wala po eh. You have to do it practically. And it took a while. Siguro masasabi ko po, more than 2 years. Bago ko masasabing nasanay na talaga ako, and even then, ang dami ko po pong hindi alam. But it came to a point na it became second nature. Na hindi ko na siya kailangan isipin, natural na ang lahat ng bagay sa akin. Kaya galing manual, nung nag-drive po ko ng automatic, mas madali pa po lalo. Dahil wala na po yung clutch, wala na rin po yung cambio. Mahirap po talaga sa simula. Pag ang Kristiyano ay hirap na hirap sa mga basics, ibig lamang pong sabihin, maaring hindi niya kasi ito ginagawa. Mahirap magbasa ng Biblia kung hindi ka laging nagbabasa ng Biblia. Magsastruggle kang manalangin even for 5 minutes. Kahit 5 minuto, napakikli lang po nun. Magsastruggle ka kahit manalangin ng 5 minuto kung hindi mo naman po kasi ito ginagawa palagi. Mahirap po talaga sa simula. But when you do it, and you do it, when you give your effort, it becomes second nature. Why do we need to make an effort? Because of the sinful nature that is in us and that is present around us. Sabi po sa Galatia Kabanata 5, 16 hanggang 17, sinasabi ko sa inyo, ang Espiritu ang gawin ninyong patnubay sa inyong buhay at hindi kayo magiging alipin ng hilig ng laman. Sabagat ang mga nasa ng laman ay laban sa kalooban ng Espiritu, at ang kalooban ng Espiritu ay laban sa mga nasa ng laman. Laging naglalaban ang dalawang ito, kaya't hindi ninyo magawa ang nais ninyong gawin. Alam ng ating puso, ng ating diwa, ang katotohanan ng mga nararapat at mabubuting bagay. Yan ang isa sa mga unang matatanggap mo kapag ikaw ay sumampalataya kay Kristo. Bagong kaisipan, tamang pananaw at ang pag-unawa ng katotohanan. Alam po natin ito. No? Pero nahihirapan po tayo kahit alam po natin ang dapat nating gawin dahil nandyan ang influence ng laman. Dahil nandito pa po tayo sa ating physical na katawan, nandyan din po ang influence ng sanlibutan. So, we are influenced from the outside, sa paligid po natin, and from the inside, sa laman po na nasa atin. Alam natin ang dapat nating gawin, pero gusto ng ating laman ang madali. Gusto ng ating laman ang masarap. Gusto ng ating laman ang nakakasira. Kahit na alam nating nakasasama, yun ang gusto ng ating laman. Why the effort? Why the need for effort? Dahil ito po ang atin pong nilalabanan. Hindi po araw-araw kung hindi mayat-maya. Bawat oras, bawat minuto na nabubuhay ka, nagising ka, nandyan po ang paghila ng mga pagnanasang ito. Effort is needed if we are to combat and survive the influence of the ungodly all around. Karugtong po nito, letter B, spiritual growth requires the right habits. Binanggit ko na po ito bahagya kanina, it is the need for consistency. Pagiging consistent. Ang palagian, hindi lamang po minsanan. Ang paggawa ng tama at mabuti ay wala po masyadong silbi o halaga kung gagawin lamang po natin ito paminsan-minsan. At kung ganun, anong pinagkaiba natin sa dati nating kalagayan? Dahil kahit naman ang mga hindi mananampalataya, from time to time, gumagawa sila ng mabuti at maganda. So, for us Christians, we should not be satisfied with obeying God on a ratio. Sumusunod naman ako sa Diyos 60-40 nga lang. 60% of the time, oo, 40% hindi. Sumusunod naman ako 70-30, 80-20, 90-10, 95-5. Huwag ka na pong magtira.
Katulad na ang pananampalataya is 100% all of the time, so should our effort in growth towards godliness and holiness should be. Huwag mong pirapirasuhin. Huwag mong hati-hatiin. Huwag mong pipiliin na minsan-minsan lang sumunod sa Diyos. Dahil kapag ibinaba natin ang standard ng atin pong gawain, ito po ay parang roller coaster, pababa, pabagsak po. It will be a downward spiral of good enough. Alam niyo po yung good enough sa Tagalog? Pwede na. No? Pagka binaba mo yung standards mo, yun po ang lalabas sa bibig mo, pwede na to. At pabagsak ka po ng pabagsak dahil pwede lang naman pala eh. Pwede na to. O, pwede na yan. No? Buti nga naka-attend. No? Pwede na yung late. Buti nga dumating eh. No? Absent ako ng 3 weeks. Buti nga umatend ako ngayon eh. O, yan po ang nakakasirang salita. Nakakasirang mentality. Pwede na. Pwede na. Hindi na ako magfe-fellowship. Umatend na nga ako eh. Pwede na yun. Hanggang sa pwede na. Pwede nang hindi umatend. Pwede nang manood na lang sa YouTube. Pwede nang wag nang manood ng YouTube. Magbasa na lang ng Bible. Pwede nang wag magbasa ng Bible. Alam ko naman na yan. Pwede na kasi. Alam ko po yan. Gawain ko po yan eh. Gawain po natin lahat yan. No? Because that's a very human thing to do. Pwede na. That's good enough. No? Kaya nga kung minsan, ito po may binabanggit ang Biblia dito, no? Kung minsan yung mga taong ganito, mas masahol pa yung kanilang kalalagyan sa dulo kaysa yung sinimulan nilang kasamaan. Nagsimula sila sa ganito, no? Umangat, kaso tumigil. No, bumaba, tapos eventually mas mababa pa yung kinabagsakan nila kaysa kung saan sila nagsimula. Delikado po ang bagay na ito. Gaya ng nabanggit, marami po tayong basura sa atin pong dati pong buhay. Nabago tayo, pero everything else in our life is technically the same. Ikaw pa rin yung taong iyan, nakatira sa ganitong address, nakatira dito sa mundo, nakatira dito sa Pilipinas. Sila pa rin ang mga kapitbahay mo, sila pa rin ang mga katrabaho mo, sila pa rin ang mga kaklase mo. Yan pa rin ang gawain mo kung nasang kampunto ng buhay mo ngayon. And if we do not make the right habits, it will be dangerous for us. Binago na po tayo ng Diyos. Binigyan tayo ng panibagong buhay. We have been transformed by the grace of God. Ikaw ngayon ay anak na ng Diyos. Ano ang dapat mong gawin? Marami ang nanganganib na mahiwalay dahil hindi sila nagpapatuloy matapos ng kaligtasan. Makita natin ang pinaliwanag ng ating Panginoong Jesus sa isang talinhaga. Mababasa sa Mateo, Kabanata 13, 18 hanggang 23. Pakinggan ninyo ang kahulugan ng talinhaga tungkol sa manghahasik. Kapag ang isang tao ay dumirinig ng mensahe tungkol sa paghahari ng Diyos, ngunit hindi naman niya iyon inuunawa, siya ay katulad ng binhing nalaglag sa daan, dumarating ang masama at agad inaalis sa kanyang isip ang mensaheng kanyang napakinggan. Ang katulad naman ng binhing nalaglag sa mabatong lupa ay ang taong dumirinig ng mensahe. Kaagad at masaya niya itong tinanggap. Ngunit hindi tumimo ang mensahe sa kanyang puso. Sandali lamang itong nanatili at pagdating ng mga kapighatian at pagsubok dahil sa mensahe, agad siyang tumatalikod sa kanyang pananampalataya. Ang binhi namang nahulog sa may damuhang matinik na halaman ay naglalarawan ng mga taong dumirinig ng mensahe, ngunit dahil sa pagkabalisa sa maraming mga bagay at pagkahumaling sa kayamanan, ang mensahe ay nawala ng puwang sa kanilang puso at ito ay hindi nagkaroon ng bunga sa taong iyon. At ang katulad naman ng binhing na pahasik sa matabang lupa ay ang mga taong dumirinig at umuunawang mabuti sa mensahe, kaya't ito ay namumunga ng sagana, may tig sa 100, may tig-6 na po, at may tig-30. Kapansin-pansin ang dalawang uri ng lupa dito.
Yung una, nakinig pero walang, hindi inintindi, kaya nawala agad. Yung huli, ito pong huling uri ng lupa, ang nakinig at tumimo at sumagana at nagbunga. Ang gusto kong pansinin natin ay yung dalawang nasa gitna. No? Yung una, no, ay ang tumanggap ng salita, ngunit dahil mabato, yun yung image, ano, yun yung larawang pinakita ni Jesus, ano, dahil mabato. Nang dumating ang problema, nang dumating ang kapighatian, agad silang nalanta. Namatay yung binhi, namatay yung halaman. Yung pangalawa naman, napunta sa madamo. No? Matitinik na damo, sabi po ni Jesus. No? At ang halimbawa naman ito, hinalintulad niya sa nakinig, ngunit dahil nahuhumaling sila sa sanlibutan, ay kaagad nilang kinalimutan at kinaligtaan ang kanilang mensaheng napakinggan. Pag sa salarawan ito ng mga uri ng tao na tinatanggap ang mensahe. Alin ka dito? Yun ang tanong. Tayo po ang makakasagot niyan individually. No? We need consistency. Pag wala po nito, we are in danger. Nasakalin ang sanlibutan o pasukuin ang mga problema at paghihirap. Mahirap pong madala. Mahirap pong matanghay, mahirap pong malinlang at maloko ng sanlibutan. Dagdag pa po sa Lucas Kabanata 21:34-36, ang katakawan, paglalasing at kabalisahan sa buhay na ito ay alisin ninyo sa inyong isip. Mag-ingat kayo at baka bigla kayong abutan ng araw na iyon na tulad ng isang bitag, sapagkat darating ang araw na iyon sa lahat ng tao. Kaya't maging handa kayo sa lahat ng oras. Lagi ninyong idalangin na magkaroon kayo ng kalakasan upang makaligtas sa lahat ng mangyayaring ito at makaharap kayo sa anak ng tao. Habits, consistency, ano pong kapansin-pansin sa verse 36? Maging handa kayo, kailan? Kailan po? Sa lahat ng oras. Hindi po pwede yan once a week lang. No? Di po pwede yan daily. No? Naghanda na ako ngayong umaga, pwede na akong, alam mo yon, luluwagan ko na mamayang hapon, no, sa lahat ng oras. Sinabi pa ni Jesus, lagi ninyong idalangin. Andun na po yung word. I mean, alam na po natin ang meaning ng lagi or palagi. Always. Wala pong puwang po yan. Wala pong patlang po yan. We need the right habits to grow. We need consistency. And lastly, letter C, it requires submission. It requires submission. Spiritual growth requires submission in our lives. No? Hindi na to bago sa ating mga mananampalataya dahil naranasan na natin ito at dinala na tayo sa dakong ito ng pagsuko ng buhay. Karamihan, kadalasan, ito ang unang punto ng atin pong paglapit sa Diyos. Naunawaan natin ang ating pagiging makasalanan at ang kapahamakang paparating sa atin. At ninais natin ang kaligtasan. Ha? Pero ang pagpapasakop o ang pagsuko ng buhay kay Kristo ay hindi lamang pong ginagawa sa araw ng iyong kaligtasan. Ha? Ito ay nagpapatuloy sa bawat oras. Ha? Kapag pinag-uusapan po ang submission sa Diyos, to the will of God, isa lamang pong halimbawa ang lagi pong bumabalik sa akin pong isipan. Ang ipinakita ng ating Panginoong Hesukristo nang siya'y nabubuhay pa dito sa lupa. Ito'y nakita natin nung siya ay nanalangin bago siya mamatay. Ang sabi po niya, Mateo 26:39, lumayo siya ng kaunti, nagpatira pa siya at nanalangin. Ama ko, kung maaari po, ilayo ninyo sa akin ang kopang ito ng paghihirap. Ngunit, hindi po ang kalooban ko, kundi ang kalooban ninyo ang mangyari. Anytime submission is mentioned, anytime I think about it, yan pong huling bahagi ang namamalagi sa akin pong isip. That's the prayer of submission. Not my will, but your will be done.
May mga gusto tayo. May mga naisin tayo. May mga plano tayo. Pwede nating ilapit yun sa Diyos. Pero sa dulo ng bawat panalangin, yan po ang hindi po pwedeng mawala. Etong mga bagay na gusto ko, etong mga bagay na pangarap ko, etong mga bagay na pagnanasa ko, pero hindi ang kalooban ko, kundi ang kalooban niyo, Panginoon, ang masunod. That is submission. Kung yun ay kaya niyo pong sabihin, dapat kaya nating sabihin nang galing po sa ating puso. Alam ni Jesus na daranasin niya ang pinakamahirap na mga oras ng buhay niya. Hindi lamang dahil sa pahirap ng mga kawal ng Romano, hindi lamang dahil sa dadanasin niyang hirap sa krus ng Kalbaryo. No. Behind the scenes, it was the punishment. He will be receiving the punishment for all of our sins. No? Yun yung pinakamahirap. Daranasin niya ang parusa ng Diyos. Yung parusa na dapat po para sa atin. At hindi ko po lubos yun maunawaan, hindi ko po yun lubos maipaliwanag, pero alam ko lang po na yun po ang inako ng atin pong Panginoong Hesukristo. Kaya ganyan po ang kanyang panalangin. Imagine yung hirap na ito na yan ang lumabas sa bibig ng ating Panginoon. Kung maaari po, kung maaari, ilayo ninyo ito sa akin, pero hindi ako, hindi ang kalooban ko, kung hindi ang kalooban nyo. Kung nais nating maging katulad ni Kristo, yan si Kristo. Yan ang dapat po nating turarang paugalian. At hindi po ito magiging madali. Hinirang niya ang kanyang anak, pinadala niya dito sa lupa upang ano? Upang pahirapan, upang mamatay, alang-alang sa atin. In your life, it won't be always pretty. It won't be always smooth sailing. If we desire to be transformed into the image of God's Son, marami po tayong dadanasing mga hirap at kapighatian. Pero kung tayo ay magpapasakop sa kalooban ng Diyos, alam nating ito ang pinakamabuti. Kung papalagan po natin ito, kung lalabanan po natin ito, kung tatanggihan po natin ang kalooban ng Diyos, wala din pong mangyayari po sa atin. That's why spiritual growth requires submission. Sabi po ni Santiago sa Kabanatang 4, 5-10, huwag ninyong akalaing walang kabuluhan na ang sinasabi sa kasulatan. Ayaw ng Espiritong ibinigay sa atin ng Diyos na siya'y may kaagaw sa ating pag-ibig. Ngunit, higit na malakas ang tulong na ibinigay niya sa atin. Kaya't sinasabi ng kasulatan, ang Diyos ay laban sa mga mapagmataas, ngunit nalulugod sa mga mapagpakumbaba. Kaya nga, pasakop kayo sa kapangyarihan ng Diyos. Labanan ninyo ang Diablo at lalayuan kayo nito. Lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Linisin ninyo ang inyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Linisin ninyo ang inyong puso, kayong pabago-bago ang isip. Maghinagpis kayo, umiyak at tumangis. Palitan ninyo ng pagluha ang inyong tawanan at ng kalungkutan ang inyong kagalakan. Magpakumbaba kayo sa harapan ng Panginoon at itataas niya kayo. Mahalaga po ang kalaguan. And it will come sometimes at a price. But we should be willing to pay any price dahil ang Diyos, yung pinagkaloob ng Diyos sa atin ay isang bagay na sobrang halaga na hindi po natin kayang bayaran. So ano bang hinihiling sa atin? Konting pagtitiis? Konting paghihirap? Konting sakripisyo? Konti lang po yun. Kasi yung nagsakripisyo na ng kanyang buhay ay si Kristo Jesus, ating Panginoon. So muli, tatlong bagay po. Spiritual growth requires effort. It requires the right habits. It requires submission. Dahil ito ngayon po natin, pangalawa, the dangers of immaturity.
May panganib po. No? Ang salita po ng Diyos ay hindi po, ano po ano, hindi po siya nagkukulang, no? Sa kanyang mga babala at katuruan ukol sa paglago nating mga mananampalataya. Ang hindi paglago o ang kakulangan sa paglago, no? Sa Tagalog, ang pagiging bansot, no? Dito, spiritually speaking, matatagpuan natin, hindi lamang po siya mali, dahil hindi siya kalooban ng Diyos, ano? Hindi lamang po siya mali, pero mas matindi ay mapanganib po siya sa Kristiyano, pati na rin po sa iglesia. No? Kung ang Kristiyano ay hindi po lumalago, you are not in a neutral state. Hindi ka po sa zero na kalugar. Kapag ang mananampalataya po ay hindi lumalago, ikaw po ay klarong-klaro nasa negatibo. Tatlo lang po yan. Positive, negative, or zero. Akala ng marami ang ang hindi paglago, zero ka lang. Hindi ka gumagalaw. Hindi po. Pag hindi ka po lumalago, nasa negatibo ka. And it's dangerous. It should be avoided. Ang pinaka straight to the point na salita ay nanggaling po sa Hebreo, Kabanata 5, talatang 11 hanggang 14. Sabi po, marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya. Ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Patulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muang kung ano ang mabuti at masama. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. Ilang bagay po ang panganib na mababasa o nabasa po natin dito. Letter A, dullness of hearing. Huh? Dullness of hearing. Not literally pertaining to yung tenga, no? Yung pagdinig ng tao, kundi yung pangunawa. Verse 11 po muli. Marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa mga bagay na ito, pero mahirap ipaliwanag dahil mahina ang pangunawa ninyo. Ang may akda ng liham sa mga Hebreo, hindi po natin siya kilala, hindi po siya nagpakilala sa kanyang liham, ay tinuturuan ang kanyang mga mambabasa ukol kay Hesukristo at patungkol kay Melchizedek. Kung babasahin niyo po yung mga naunang talata dito, yung magmula chapter 5 verse 1, yan po yung kanyang tinuturo. Tungkol kay Kristo Jesus, ang kanyang pagiging punong saserdote at ang ukol sa pagiging saserdote ni Melchizedek. Tinuturo niya ang pagiging angat at pagiging mas mataas ng pagiging saserdote ng ating Panginoong Hesukristo. Pero sa kalagitnaan ng kanyang pagtuturo, ay huminto po siya. At isiningit po niya ang mga talatang ito, itong mga binasa po natin kanina. He took the time to rebuke yung kanyang audience. Most likely, Jewish na mga Christians. Kaya po ang title ng aklat na ito ay Hebrews or Hebreo. Yung buong pangalan po ng aklat na ito ay ang liham para sa mga Hebreo. Pero alam natin, mga mananampalataya po sila. Ang pagtutuwid na binanggit ng author ay may kinalaman sa kanilang kalaguan. More specifically, yung kakulangan ng kanilang kalaguan po dito. Dahil sa kanilang kakulangan ng kalaguan, sabi po ng author na ang tinuturo po niya ay mahirap ipaliwanag. Dahil nga, sila po ay naging mahina na ang pandinig o di kaya naging mabagal na sa pandinig o di kaya mahina na ang kanilang pangunawa. Ang tinuturo ng author ay medyo mahirap naman talaga. Masasabi kong hindi na po siya basic na aral. No? Pero yung author may kakayahang ituro ito. May kapabilidad yung nagsasalita na ituro ito ng mabuti. No? At mismo yung araling ito, bigyan mo ng oras, bigyan mo ng pagsisikap,
ay kaya pong maunawaan ng kahit sinong tao. No? So tingnan po natin, yung topic mahirap pero kaya pong ipaliwanag. Yung tagapagturo ay may kakayahang ipaliwanag ito. Pero hindi niya maituro, hindi niya maipaliwanag dahil yung kanyang mga tagapakinig ay mahina ang pangunawa. No? Or sa ibang translation, naging mahina na ang kanilang pangunawa sa puntong ito. No? Nakakalungkot, base sa konteksto, maaring sabihin o isipin ng iba, ay iniinsulto ba nung sumulat nito ang kanyang mga tagapakinig? Ibig bang sabihin, pinaparatangan niya silang mga slow, no? Mga hindi marurunong, na mga walang isip, na walang kaalaman, hindi po yun ang kontekstong pinapakita. Ibig pong sabihin, because of their immaturity. Maaring dati, base po sa konteksto ng atin pong binasa, maaring dati nung simula, ay mga masugid po silang mga tagapakinig ng salita ng Diyos. Excited sila, very eager sila to learn about the Word of God. Pero somewhere along the way, hindi po natin natuntun na sa salita ano, kung kailan ito nangyari, nagpabaya po sila. Nagpabaya sila kung bakit nangyari ang bagay na ito. Hindi dahil mahina talaga ang kanilang kaisipan o may kakulangan sila sa intelihensya nila, kung hindi ang hirap na nilang turuan sa madaling salita. Hindi na sila makaunawa dahil hindi na po sila lumalago. No? Mahirap ipaliwanag ang isang bagay. Ito, tignan niyo po kung totoo, kung naranasan niyo na po ito. Mahirap pong ipaliwanag sa isang tao ang isang bagay kahit gaano pang kadali kung ayaw po niyang matuto. Naranasan niyo na po ba ito? Ako po, pasintabi na lang po. Ako po ay mas nararanasan ko po ito sa mga mas may edad na. Pasensya na po. Hindi ko po nila lahat, pero madalas po sa kanila ko po kasi naririnig ang mga salitang ito. Siyempre, sa panahon pong itong napakamoderno, ang dami na pong, pinaka-common po, ang dami na pong mga gadgets. No? Dami pong gadgets, cellphone, tablet, smart TV, ang dami pong mga bagong mga, well, hindi na po bago yun, ano? Pero marami pong mga kagamitan na mas komplikado na po kumpara dati. Pero kahit sino kaya pong matutunan yan? Pansinin nyo nga kahit po bata eh. Kahit bata, anak ko po, marunong na pong magbukas ng aircon, marunong pong magbukas ng TV. Hindi po siya tinuruan, marunong na po siya. So ano po ibig sabihin? Kaya po itong ituro. Pero madalas, pag gusto mo pong turuan ng isang tao, at ang unang niyang sasabihin sa'yo, ano? Ayaw niya kasing matuto, ano sasabihin niya? Ay, mahirap yan. Wag na. Ikaw na lang gumawa. Hindi na. Baka masira ko pa yan. Etcetera, etcetera. Tapos pinapaliwanag mo, hindi, madali lang po ito. Hindi, ito po. Tuturuan ko po kayo. Hindi, ito. Step 1, step 2, step 3. Hindi na. Ikaw na. Magulo pa. Maguguluhan lang ako. There are some people, in their attitude, ayaw nilang matuto. So yung bagay na hindi naman talaga mahirap, nagiging mahirap. Kasi ayaw po nila. And again, hindi ko po nila lahat. Hindi ko po generalize po ito. Pero isa po ito sa mga kapansin-pansin na attitude ngayon sa modernong panahon po natin. Doable naman po eh. Kaya naman po eh. Pero ang hirap pong turuan ng tao na siya mismo ayaw na pong makinig. At pwede kong ihambing yung attitude na ito dito sa sinasabi ng author ng Hebrews. Kaya na naman tong intindihin eh, pero ayaw nyo. Nasabi nyo, mahirap yan. Di namin yan kaya. Ano yan? Ano pa tong Melchizedek? Sino yun? So ano pang pag-uusapan natin? Kaya sabi niya, marami pa sana kaming sasabihin tungkol sa bagay na ito. Ang dami ko pang gustong idagdag eh. Kaso ang hirap ipaliwanag. Kasi ayaw niyong makinig. Ayaw niyong matuto. No? Hindi dahil hindi talaga nila kaya. Kaya nila yan eh. Kung sila ay lumalago. Ngunit, unwilling po sila. Ayaw na po nila kasi. Yan ang danger, unang danger sa paghinto ng kalaguan. You become dull of hearing. No? Hindi po sa literal, kundi sa pangunawa talaga.
Number two, or letter B, is the inability to disciple. Verse 12, dapat mga tagapagturo na sana kayo dahil matagal na kayo sa pananampalataya, ngunit hanggang ngayon ay kailangan pa kayong turuan ng mga panimulang aralin tungkol sa salita ng Diyos. Patulad pa rin kayo ng mga sanggol na nangangailangan ng gatas dahil hindi nyo pa kaya ang matigas na pagkain. Ito yung clue doon sa una ko pong sinabi kanina, na hindi po talaga sila mahihina ang pag-iisip. Hindi dahil hindi sila marunong o hindi sila nakapag-aral o slow sila, no? Meron silang disability sa kanilang learning or disability sa kanilang development physically. Hindi po. Spiritual po ang issue. Bakit po? Lumalabas sa verse 12 na matatagal na po silang mga mananampalataya. Bakit? Kasi nga sabi po ng author, dapat mga tagapagturo na sana kayo. Huh? By this time, you ought to already be teachers. Hindi po niya ibig sabihin na ang bawat mananampalataya ay dapat pong magturo bilang sa kapasidad ng isang guru, no? Officially or ministry or ministerially speaking, hindi po. Ang pinapahiwatig na ideya po dito na natatagpuan po sa salita ng Diyos is that we ought to be disciples of Jesus Christ. At lahat naman po tayo ay disciple ng Panginoon. Amen po. What is a disciple? It is a follower. Or a better word to say, it is a learner. No? Natututo doon sa kanyang sinusunod. Pero sa isang banda, hindi lamang tayo mga alagad, kundi ano po ang sabi po doon? Sa likod? Ano po sabi? English po yung nasa likod eh. Ano po sabi? Matthew 28:19. Gawin ninyong alagad ang lahat ng mga bansa. Hindi lang tayo ang alagad, kundi ginagawa din nating alagad ang iba. Alagad nino, alagad natin, hindi po. Alagad din ni Kristo. We should also be disciples of others. Huh? Tinuturo natin sila patungo sa ating Panginoong Jesus. In that sense, we should be able to teach others as well. Tungkol saan? Tungkol kay Kristo, tungkol sa kasalanan, tungkol sa kaligtasan, patungkol sa pag-asang pinangahawakan natin. Yan po ang sinabi ni Pedro, 1 Pedro kabanata 3:15. Igalang ninyo si Kristo mula sa inyong puso at sambahin ninyo siya bilang Panginoon. Lagi kayong maging handang magpaliwanag sa sinumang magtatanong sa inyo tungkol sa pag-asa na nasa inyo. No? Hindi po lahat ng mananampalataya ay tatayo bilang guru officially. Pero lahat po tayo may kakayahan sagutin ang sinumang magtatanong patungkol sa pag-asang nasa atin. No? Pero hindi po doon natapos yung puna eh. Sabi po ng author ng Hebrews, ang mas nakakagulat, hindi lang ang mga mananampalatayang ito walang kakayahang magturo, kundi higit pa po dito, mas masahol pa po dito, kailangan pa silang turuan muli ng mga mabababaw na aral o yung mga pangunahing aral ukol sa salita ng Diyos. Hindi na nga sila makapagturo sa iba, inaagaw pa nila yung atensyon na dapat sana mapunta sa nangangailangan ng mga baguhang Kristiyano. Huh? Kaya, ano po ang ibig sabihin nito? Sa pamamagitan nito, alam natin ang immaturity na apektuhan ng buong katawan ni Kristo. Naapektuhan po yung church. Huh? Hindi lang nila inilalagay sa panganib ang kanilang sarili, kundi pinapabagal din nila ang lahat ng mga nasa paligid nila. No? And again, we're talking here spiritually, pero pwede kong gamitin yung isang napaka-common na example kahit sa paaralan. Mahirap pong makaabante sa lesson yung teacher kung meron pong estudyanteng nahuhuli. At least sa physical na buhay, marami pong factors eh. Pero sa spiritual na buhay, isa lang po yung factor kasi dito.
Kaya't kung meron pong nahuhuli spiritually, sabi ko po yun nung nakaraan pa po, lagi po tayong pumapantay sa lowest common denominator. Kung yung mga nasa unahan, kaya pong maglakad o tumakbo ng 100 kilometro kada isang oras, pero yung mga nasa hulihan, kaya pong tumakbo ng 10 kilometro kada oras, ano pong mangyayari? Ang sasabayan po natin ay yung nasa hulihan. Kahit na yung mga nasa harapan ay kayang tumakbo ng napakabilis, ang bilis lang po ng takbo ninyo ay yung 10. Kasi yun yung pinakamabagal sa likod. Maring mas ano pa po, mas malawak pa po ang usaping ito, no? Mas ano po, no? Masyado ko pong sinisimplify siguro yung halimbawa, no? Pero yun po yung larawan po kasing pinapahiwatig po dito. Dapat sana, no? Sabi po kanina sa verse 12, dapat sana kasama na kayo, mga tagapagturo na kayo. Ngunit ngayon, kayo pa ulit ang kailangan turuan. No? Matindi po ang panganib sa immaturity. Number 3, letter C, sa akibat nito ay spiritual regression. Ano po ang regression? Kabaliktaran lang po ng progression. Ang progress po ay paabante, ang regress po ay paatras. Sabi ko nga po, pag immature po or hindi po lumalago ang isang mananampalataya, hindi ka po nailalagay sa zero. Hindi mo po nilalagay sa neutral ang takbo, kundi you are going in reverse. Sabi po sa verse 13, ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa at walang muang kung ano ang mabuti at masama. Pinanggit din po yan sa dulo ng verse 12. Sa kontekstong ito, ang gatas ay ginagamit bilang isang negatibo. Bakit po? Kasi kinukumpara ang gatas para sa sanggol at ang matigas na pagkain para sa mga matatanda na o malulusog o mga lumago na. No? Dahil ang isang adult, a full-bodied adult, ay nakagraduate na po dapat sa kanyang pag-asa sa gatas. No? He has gone towards a diet of solid food. Food that is appropriate for your age and condition. Milk, signifying yung mga basic principles of Christian living, and solid food, signifying yung mga mas mahihirap o mga mas malalalim na mga aral na dapat pong maunawaan ng isang lumalagong Kristiyano. Huh? Immaturity leads to a diet of only milk. Gatas lang ang kaya niyang tanggapin na pang bata lang naman talaga. Itong mga mananampalatayang ito, natikman na po nila ang gatas dati, nung baguhan sila. Narinig na nila ang mga aral, mga prinsipyo na dapat pong marinig ng bawat isang panibagong mananampalataya. Pero anong ibig sabihin nito? Hindi na po sila nakaabante doon. They are stuck in time. Naipit sila sa kanilang kalagayan, sa kanilang kalaguan. Hindi na po sila umabante. Hindi nila naranasan ang mga challenges or yung mga experiences ng pagmamature sa kanilang Kristiyanong pananampalataya. Ano ang isa pa po, sino pa po ba ang kapansin-pansin na pinuna sa bagong tipan ukol sa kanilang kakulangan ng kalaguan? Walang iba kundi ang mga taga Korinto. 1 Corinthians chapter 3, 1-3. Mga kapatid, hindi ko kayo makausap bilang mga taong nagtataglay ng Espiritu. Kailangan kausapin ko kayo bilang mga taong namumuhay pa ayon sa laman at mga sanggol pa sa pananampalataya kay Kristo. Verse 2, gatas ang ibinigay ko sa inyo noon at hindi matigas na pagkain, sapagkat hindi ninyo kaya iyon. Subalit hanggang ngayon ay hindi pa rin ninyo kaya, sapagkat nananaig pa sa inyo ang laman. Ang inyong pag-iinggitan at pag-aaway-away ay palatandaan na makasanlibutan pa kayo at namumuhay ayon sa laman. Ano po ang kapansin-pansin sa Korinto? Yung mga taong matatagal na po na binahaginan ng salita ng Diyos. Mga taong nag-aaway-away na nga patungkol sa kung anong spiritual gift ang pinakamaganda. Ngunit sa chapter 3 pa lamang po ng liham na Apostol Pablo, pinahiwatig na niya ng mga tanggol pa sila.
walang nangyaring kalaguan sa kanila. Hindi po nakakahiya maging baguhan. Ulitin ko lang po, no? Hindi po nakakahiya, hindi po mali ang gatas sa baguhan. Kailangan po talaga ng gatas para po sa mga baguhang mananampalataya. Ang nakakahiya po ay ang pananatili na pagiging sanggol. O, gaya ng nangyayari dito sa Hebreo, ay ang pagbalik sa pagiging sanggol. Dapat sana ay mga tagapagturo na sila, ngunit sila ngayon ang ginagawang sanggol o nagpapaka-sanggol sa kanilang pananampalataya. Immaturity is regression. Immaturity ay ang paggalaw po, pagkilos po, paatras. No? Wala po tayong tinitignan dito kahit ano na po ang narating mo sa iyong spiritual life the moment that you stop. Sa oras na ikaw ay huminto sa iyong kalaguan, you will move backwards. Yun po ang sinasabi po dito. No? Eh, hindi naman po mahirap intindihin. Anong nangyayari kapag paatras po ang paglakad po ng isang mananampalataya? No? When a Christian regresses into a spiritual infant, they exhibit all signs of immaturity and much worse. Una, gaya ng sinabi po dito sa Hebreo, nakakalimutan nila lahat ng kanilang mga natutunan. Kaya nga kailangan pang ituro muli sa kanila. Ano pang iba? Ito by experience and by observation. Ano po yung iba? They become emotional. Gaya ng sanggol, they want all the attention. No? They become temperamental. They become moody. No? Konting gibot lang, magdadamdam. Konting ganito lang, ayaw na agad. No? They cannot be relied upon by others. Hindi sila pwedeng asahan ng ibang kapatid. Instead, baliktad, they tend to depend upon others. Umaasa sila sa iba. Nakakapit sa, no, sa binti ng ibang kapatid. No, kaya pag yung kapatid nagkamali, pag yung kapatid ang nahuli, damay din po sila. They exhibit attitudes and behavior befitting a child. Gaya ng sanggol, at ganun po kasi ang ugali ng sanggol. No? Kung ikaw ay sanggol sa iyong pananampalataya, huwag kang mag-alala kung ikaw ay lumalago. Iiwan mo rin ang ganyang kalagayan. Pero kung ikaw ay matagal na, at ang kaugalian mo pa rin ay sanggol, ito pong mensahe, ito pong puntong ito ay para po sa inyo. At ang pinaka masama, letter D, it is a lack of discernment. Ito pong pinaka delikado sa lahat. A lack of discernment. At yan po ay mababasa po natin, nabasa po natin sa verse 14. Ngunit ang matigas na pagkain ay para sa may mga sapat na gulang na at alam na kung ano ang mabuti at masama. No? Kaya bang balikan yung verse 13? Medyo malayo. Basahin po natin yung dulo po ng verse 13. Nandun po yung karugtong po kasi nito. Ang mga nabubuhay sa gatas ay mga sanggol pa. At sabi po, walang muang kung ano ang mabuti at masama. Gaya ng bata, hindi pa niya alam. Kung ikaw ay immature, nagmumukha ka pong bata at hindi mo rin alam. No? They lose discernment. Hindi po mahirap isipin ito. No? Isang tao na huminto sa kanyang kalaguang espiritual, malamang sa malamang, bakit siya hindi na lumalago? Pangunahin, hindi na niya ginagawa ang mga dapat niyang ginagawa. Ano yung mga binanggit ko nung nakaraan? Bible reading, prayer, fellowship, evangelism, stewardship. Kaya ang tao humihinto sa kalaguan, yung mga bagay na iyan ay kinakaligtaan niya. Most likely ang isang taong huminto sa paglago, hindi na po yan nagbabasa ng Biblia, hindi na po yan nananalangin. Etong masakit, etong matindi. Kasi tingin nila, mature na sila. No? Alam na nila ang sinasabi ng Biblia. Alam ko na yan. Tagal-tagal ko nang binabasa niyan. Ang dami ko ng mga memory verse, etc., etc. They already know what is important. No? Kaso, nakakalungkot, hindi nila makita yung aktual na kalagayan ng kanilang immaturity. Kung hindi na sila nagbabasa ng Biblia, hindi na sila nananalangin, wala sila sa fellowship ng mga believers, hindi sila sumusunod sa pagpapahayag ng mabuting balita,
At mas lalong hindi na pinapahalagahan ang pagbabalik ng kaloob, ang paghahandog para sa Diyos. Eh ano pa nga bang maasahan mo sa kanilang pamumuhay? Paano nila malalaman ngayon kung ano ang masama sa mabuti kung hindi na nga nila alam ano ang layunin ng Diyos sa kanilang buhay dahil either sa kanilang katamaran o sa kanilang pagiging kampante? Mawala ang discernment between right and wrong because most likely they will depend upon their own wisdom. Marunong naman na ako eh. Alam ko na yung tama at mali. Huh? And or eventually from the wisdom of the world. Kukunin nila ang karunungan galing sa sanlibutan. Muli, kung ikaw ay bagong mananampalataya, hindi po nakakagulat na wala pa po masyadong discernment sa iyo. Hindi lahat pare-parehas, pero hindi po yun nakakagulat. No? Dahil, again, habang ikaw ay lumalago, yan po ay palalakasin, patitibayin ng Diyos sa buhay mo. Bibigyan ka niya ng discernment para malaman kung ano ang dapat mong gawin, ano ang dapat mong iwasan. Pero kung ikaw ay isang malaki na nag-iisip bata, you will suffer in vain. Marami kang pagdadaan ng hirap na hindi mo naman sana dapat dinanas. Pag wala ka pong discernment sa tama at mali, bubuksan ito ang buhay mo sa maraming kahirapan, marami pong problema na dapat sana'y iyong nalaktawan na lang. A lack of spiritual discernment is deadly for a Christian. Bakit po? Kasi mabilis din po silang matatanghay ng mga maling katuruan at mga makamundong pilosopiya. Sabi po sa Colossians 2:8, mag-ingat kayo upang hindi kayo mabihag nino man sa pamamagitan ng walang kabuluhan at madayang katuruan na hindi kay Kristo nagmula, kundi sa mga tradisyon ng mga tao at sa mga alituntunin ng mundong ito. Pero kung ikaw hindi lumalago, kung ikaw ay walang discernment, ba't ako mag-iingat? Alam ko na yan eh. Ba't ako mag-iingat? Eh, marunong na ako. Tagal-tagal ko ng mananampalataya. Hindi ka po makakaiwas, hindi ka po makakatakas. Dahil matindi po ang influence ng mundo. A lack of discernment will lead to disaster. Isang bagay ang klaro sa umagang ito, kung hindi ka lumalago, kapatid, ikaw ay paatras. At ang dulo ng spiritual regression, ang dulo po nito is apostasy. Yan lang po ang dulo po niyan. Dalawang bagay po ang apostasy. Isa, tatalikuran mo ang mga tamang aral at paniniwalaan mo ang mga maling aral. Wala ka na sa hulog. Wala na po yung compass mo. Wala na po yung mapa mo. Wala na po yung Bible eh. Paniniwalaan mo ang sarit-saring aral na iyong mapapakinggan at iisipin mong nasa katwiran ka pa rin. Yun yung una na forma ng apostasy. Pangalawang forma ng apostasy ay ang pag-abandona. Or, sa dulo nito, tatalikuran mo ang Panginoong Jesus, tatalikuran mo ang iyong pananampalataya. Nasabihin mo, gaya ng narinig ko na ng napakaraming beses, ay, sinubukan ko naman, parang wala namang nangyari. Ganun pa rin naman buhay ko, wala namang nagbago. You will either fall into false teachings or you will either abandon your faith in Christ. That's why dangerous po ang tumigil sa paglago. Wala pong middle ground, I'm sorry to say. Wala pong gitna po dito. You are either moving forward or you are slowly moving backward. Huwag kayong magpapalin lang, mahirap po, delikado po ang immaturity. Yun po ang mensahe po natin ngayong umagang ito. No? Para sa pagtatapos po natin mga kapatid, kaya nga, gaya ng nabanggit ni Apostol Pedro, let us make every effort. Sikapin po natin, magsika po tayo, magpursige po tayo sa ating pong pananampalataya para po sa ating espiritual na kalaguan.
Para sa mananampalataya, para po sa Kristiyano, wala pong ibang direksyon dapat kundi paabante po ang atin pong tinatahak. No? Hindi po magiging madali ito. Marami pong mga paghihirap, marami pong mga challenges, pero kung yun ang layunin ng Diyos, sigurado kang hindi kanya pababayaan. Sigurado kang dadalhin kanya sa pinangako niyang dulo. Let us make every effort so that we will be found faithful and enduring when we come and meet with the Lord. Huli ko pong babasahin Hebrews chapter 6, 1-11. Nais naming patuloy na maging masigasig ang bawat isa sa inyo sa pag-asa niyo sa Diyos hanggang sa wakas para makamtan ninyo ang inaasahan ninyo. Huwag kayong maging tamad. Sahalip tularan niyo ang mga tao na tumatanggap ng mga ipinangako ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya nila at pagtitiis. Purihin po natin ang Panginoon sa umagang ito. Inanyahan ko po ang bawat isa na tumayo. Tayo po ay manalangin. Minsan pa aming Panginoong Diyos, muli nagpapasalamat po kami sa inyong katapatan at biyaya sa amin, Panginoon. Hindi nagkukulang, Panginoon, ang inyong mga salita, sa mga aral, sa mga paalala, at sa mga babala, Panginoon, ukol sa amin pong espiritual na kalagayan. Kami ay mga mananampalataya. Kami ay mga taong tumanggap ng inyong kagandahang loob. Kami ay mga binago sa pamamagitan ng inyong espiritu. Pero hindi po dapat kami huminto sa anumang oras. Pagpatuloy kami, Panginoon, sa inyo, sa inyong biyaya, sa inyong presensya, at sa inyong mga aral at mga utos. Patuloy kaming lumago ayon po sa inyong kalooban. Idagdag namin ang lahat ng mga mabubuting bagay sa aming pananampalataya upang kami po ay makabahagi po sa pag-asang nakaabang sa amin. Patuloy, Panginoong Diyos, na liwanagin niyo ang mensaheng ito sa aming pong mga puso't isipan. At kung kami man, Panginoong Diyos, ay nasa alanganin, ituwid niyo kami, Panginoon. Dalhin niyo kami sa nararapat na daan at muli naming maranasan ang inyong kagandahang loob at biyaya sa aming mga buhay. Kayo nawa, Panginoon, ang siyang maitaas at mapapurihan sa lahat ng aming gagawin, hindi lamang sa araw na ito, kundi sa mga araw pang darating. Lahat ng kapurihan ay tanging sa inyo lamang. Tanggapin po natin ang bendisyon. Ang Diyos na nagbibigay sa atin ang pag-asa, ang magkaloob nawa sa inyo ng kagalakan at kapayapaan sa pananalig, upang sumagana kayo sa pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Sumain niyo nawa ang Diyos na pinagmumulan ng ating kapayapaan. Ang lahat ng pinagpala sa umagang ito ay magsabi ng Amen. Purihin po natin ang Panginoon at magbatian po tayo sa bawat isa.